Guys, welcome dito sa Rizal Paro. Reading nito ay for collective. For anyone who can resonate sa reading nito, this is a love reading for collective. Your energy at this time. Death card. And King of Wands. And the Two of Swords in reverse. You're confident, goal-driven, ambitious, practical ka na tao, and may self-esteem ka, o mataas yung self-esteem mo, may believe ka sa kakayanan mo, and fiery yung personality mo. That's the King of Wands. A leader type. Parang powerful yung vibe, no? And clear yung isipan mo. Kung ano yung goal mo. Hindi confused yung isip mo kung ano yung gusto mo magbago sa buhay mo. May mga gusto ka magbago sa buhay mo dito. Possible huge changes or else ay malaking nagbago sa iyo or malaking nagbabago sa buhay mo, malaking changes, and with yes, konting panahon na lang, konting antay na lang, no? Matatapos na yung dinadanas mong kahirapan sa buhay or pwedeng emotional or financial na maaaring nga may pinagdadaanan ka ngayon. Na mag-end na yan. Kung dumadaan ka ng transformation ngayon, yung binabago ka ba? Binabago yung pagkatao mo, yung ganyan. Ay, matatapos na yan. Malapit na. Malapit na nga magkaroon ng huge changes sa buhay mo. Na mag-end na din yung paghihirap mo. Pagdurusa mo. Yung ganyan. Well, Two of Swords. Pero ano ka eh, strong ka eh, matibay ka. Or dahil sa transformation or yung pinagdaanan mo, nasaktan ka, ay naging matibay ka, naging strong ka, and naging confident ka. Mas lalo kang nagtiwala sa sarili mong kakayanan. Good. So, let's see more information about you. Three of Cups. What's with the Three of Cups? Magkakaroon na new beginning to guys. Union. Reunion. At if you're in a third party connection, then magtatagumpay ka over the third party. Hindi ka na magpapatalo, hindi ka na susuko sa laban. Ganon ka dito. Ikaw yung magiging victorious. Kasi brave ka, courageous, clear yung isip mo, you know what you want, alam mo kung ano yung goal mo, kung ano yung gusto mo talaga, and competitive ka. What's with the Three of Cups? Hindi ka na natatakot eh.
parang unemotional ka, wala kang emosyon, fearless ka, hindi ka natitinag, you're strong, you feel fearless, na kung meron mga third party or kung meron kang kung merong mga persons sa buhay ng person mo or may options yung person mo or else ay kung madaming gustong makuha yung person mo or nalalagay ka sa third party connection, you don't care. With the Temperance here, kalmado ka lang. Yes, kalmado ka lang. Tiwala ka sa sarili mo eh. And relax ka lang. Hindi ka natatakot. Kung may mga, kung nalalagay ka sa competition, hindi ka natatakot sa mga kalaban mo. Or kung meron kang enemy, hindi ka natatakot. Alam mo, ikaw yung mananaig, ikaw yung magwawagi. Competition man sa buhay yan or sa relationship, alam mo, ikaw ang magwawagi. Alam mo nga, strong ka na ta. May tiwala ka sa sarili mo. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Scorpio. So, ayan guys. Magagawa mo ding makaka-recover ka din guys no? Sa pagiging emotional or sa negative emotions na nararamdaman. Yun nga eh, matatapos na din yung times na nasasaktan ka, na naging emotional ka, na nahirapan ka emotionally man or financially. Magagawa mo na ding makaalis sa nagpapahirap sa iyo sa situation na nagdurusa ka lang, you feel exhausted, you feel hurt with a death card. Ten of Wands. Malilive mo din yung baggage. Or yung kung nahirapan kang i-let go or i-leave yung isang option or this, yung isang choice or kung nagkakaroon ka ng decision ba na meron kang kailangan i-leave. Baggage, toxic people, or negativities, or any. Na still nag-antay ka pa rin. Or yung, parang yun nga, yung nagpapahirap sa'yo, baggage, at yung still nag-antay ka, yun nga, makaka-move on ka na dyan, guys. Makaka-recover ka na dyan. And you can choose already, no? Kung ano talaga yung makakabuti sa iyo. Yan. Kasi clear na yung isipan mo, mapipili mo na yan kung meron kang choices or decision na pinapipilian. Mapipili mo na din kung ano yung makakabuti sa iyo. Magiging courageous ka na piliin kung ano yung gusto mo talaga, kung ano yung dinidesire mo kung ano yung makakabuti sa'yo.
Ito. Ito yung pipiliin mo. Ang makawala na sa negativities, sa devil energy, sa pwedeng addictions, pwedeng bad habits, unhealthy habits. Pwede ding any unhealthy na nakasanayan mo. Yun yun. Yun yung magiging decision mo dito. And possible kaya mag-forgive na din, guys. Mag-forgive, mag-let go. I-release yung mga sama ng loob. Yung mga baggage. And yung mga hindi beneficial sa'yo. Na kung minaliit ka noon ay magagawa mo din magpatawad. Kung may nakaaway ka noon ay magagawa mo din magpatawad para sa person mo. This is your person, Empress. And justice. Five of Cups. So, okay na siya. Stable na siya. Balanced. Kasi hindi na din naman siya nagiging emotional sa mga nakaraan na sa past niya. Kung dati ay umiiyak-iyak pa yan sa mga nawala sa kanya, sa mga nasayang, sa mga nagsilayasa na sa buhay niya or kung ano man yung mga nawala sa buhay niya, ngayon naka-recover na siya. Okay na siya. Balance na siya. And may self-love yung person. Meron ng self-love yung person. And possible kung babae, buntis. Kung lalaki naman siya, kasi walang gender dito guys, sa readings. Kung lalaki naman siya ay pwedeng buntis yung person niya or else ay pwede din to na meron siyang parang surprise sa mundo. Parang ganun. Or meron siyang binubuntis na or kinikerry na kakayanan, no? Na it could benefit the world or what's with the Empress? Let's see. Oh, see? See? Takpan ko lang. Ano ba ito? Ayan. Na itong person mo ay meron na yung kinikaring ano, talento, kakayanan with the sun and the world na pwede na mamayagpag yan, worldwide success. Na makilala siya, worldwide success. No? Ano ma-achieve niya yung worldwide success? Na mamayagpag siya worldwide. Na ganyan. Na makilala siya, worldwide. Nasisikat siya, worldwide. Or else ay pag nagkaanak kayo niyan, ay pwedeng yan yung sisikat worldwide. Well, nasa kanya na lahat with the world. Yung Empress na yan. Talent, looks, abilidad, energy,
At nasa kanya na lahat with the world. And this is someone na successful. May na-achieve na. Maliit man ang malaki. Pero, ayun, para may binubuntis siya na hindi yan bata. Yung ibig sabihin yan na binubuntis niya. Para siyang may kinikiri na pag lumabas yan, pwedeng talent, abilidad, na pag lumabas yan, pag na-discover yan, or pag nag-mature na yan, pag ready na nga i-share sa mundo yung kakayanan niya. Worldwide success ang mating ng person mo na yan. Kilala yan worldwide. Pero balance yan, person. Balance. And fair. Fair na tao yan. Hindi siya madaya. Pati mag-judge ay patas siya. Justified na tao. Libra. Strong yung Libra. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, and Leo. Anong feelings ng person mo yan sa'yo? Three of Pentacles. So, ayan. Gusto niya na nga pag-uusap kasi mayroong lumayo eh. Gusto niya na nga connection, reconnection, pag-uusap, collaboration. Yun yung dinidesire niya. Na you could work together sa connection niyo. Na you can build something together. Well, actually, you feel na hindi ka stable. You're not in a stable situation sa person mo. Sa buhay ng person mo. You feel ungrounded na hindi siya tatagal. Parang gano'n na parang hindi siya tatagal sa buhay mo. Na mawala din siya, eh, parang ganun. Pero still connected ka sa kanya eh. Magaan yung loob mo sa kanya. You feel the comfort. Parang komportable ka sa kanya. Malapit yung loob mo talaga. Yun yung nararamdaman mo sa person. So, with the Knight of Wands, yung person mo dito, ang gusto niya ay magkaroon ng action, movement. Yan yung gusto niya mangyari. New beginning. A successful new beginning. Na yung nag-uumapoy kayo, no? To start a new beginning, a relationship. Naman ang gusto mong mangyari sa inyo na person mo. So this. Magkabalikan. Still gusto mo magkabalikan kayo. Oh.
to be in a relationship again with your person. Ang mag-heal na yung sugat na natamo nyo sa breakup or sa relationship. Magkaroon ng give and take. Pangasawa mo siya. Magkatuluyan kayong dalawa. Ang gumukay ng family. Ano yung iniiwasan mo? May gusto kang iwasan. Possible yung mga negativities na eh. Yung pwede kung may addictions ka, unhealthy habits, yun yung iniiwasan mo doon. Yun yung nilalayuan mo na. Binabago mo na yung sarili mo. Oh, yung person mo dito ay strong, matibay, na ito talaga yung gusto niya, new beginnings yung dalawa, kahit pa na-stress siya, kahit pa na isip siya ng isip, yan yung iniisip niya, ang magkaroon ng new beginnings yung dalawa, and matigas siya eh. Kumbaga, yan talaga yung goal niya, yan talaga yung gusto niya eh. Kahit na, maghirapan niya pa yan. Your person here is strong. Mahal ka ba ng person mo? Yes, kasi yung Queen of Pentacles. Yes. I know. Tinakpan ko lang yung Queen of Pentacles. Ayan, Queen of Pentacles to. Ayan, no? Queen of Pentacles. Yes, mahal ka ng person mo. Gusto ka niya mapangasawa. Gusto ka niya makasama throughout his or her life. Mahal ka niya. Ang tanong, mahal ba yung person mo? Oh, yes. Yes. Tingnan ko muna yung card kasi yung ibang picture hindi okay. Ayan. Yes! Mahal mo yung person mo. Gusto mo siyang mapangasawa mo. Mapangasawa din. Gusto mo magkaroon ng stability sa iyong dalawa. And, pero, yes, yun yung gusto mo. And, pagdating sa person mo, nanghihina ka. Yun. Parang siya yung kahinaan mo, yung person mo. Guidance na angels for you? Or advice na angels for you? Meron kaya? Huwag ka daw magpaka-stress. Hindi mo daw kailangan kontrolin yung situation. Hindi mo kailangan isipin or hindi mo kailangan i-try na kontrolin yung situation. Kasi utak mo lang nakukontrol mo, kakaisip ng kakaisip eh. Mas stuck ka lang lalo. Ayan. Take action daw. Kung ano talaga yung gusto mo. Kasi may napili ka na. May pinili ka na. Take action on it. Kung ano man yung napili mo, kung ano yung napag-desisyonan mo. Ayan. Hindi mo kailangan magpaka-stress. Stand firm. And maging strong ka, maging firm ka, maging matatag, matibay, na kung meron mang challenges ay handa ka, take action. So, lahat ng bagay may challenges yan, pero kung willing ka talaga na i-pursue yung goal mo, then you will succeed. Diba?
So, ito na lang guys for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa akin channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify kayo sa mga susunod na videos niya upload ko at paki-like naman at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading ito.